First, gumamit muna ako ng mantika. Pagkatapos, naglagay na ako ng mga ingredients para sa takoyaki. Ayan yung pinag-mix ko ng carrots, ng cabbage, onion, tapos yung egg. Pinaghalo-halo ko yung mga ingredients. So, yan yung the best na gagawin at makakatipid kayo pag gusto nyo ng takoyaki. Sobrang sulit. Tapos, lalagyan nyo pa siya mamaya ng mini octopus na pinag-chop-chop ko siya. So, kayo na bahala kung ano gusto nyo. Kung gusto nyo ng malaki-laki na octopus, yun. Ako kasi pinag-chop-chop ko na para makatipid. So, yan. Maghihintay lang tayo ng ilang minutes hanggang sa maluto na yung pinakailalim ng ingredients. First time kong gumawa ng takoyaki at nung first na gawa ko is medyo hindi ko talaga nadilog kasi nga nangangapa pa ako. Pero ngayon, nagawa ko na yung takoyaki na bilog. So, ayan siya. Nakikita niyo naman. Kahit papano, nakagawa na ako ng bilog. Sobrang sarap niya at sobrang juicy yung pagkagawa ko. So, ito na. Nakagawa na tayo ng takoyaki at maglalagay tayo ng homemade takoyaki sauce. Tapos, mayonnaise. And then, nori flakes and bonito flakes. So, yan. Sobrang sarap niya. Kaya, ready to serve. And, sobrang worth it. Goodbye! It. My God, nakagawa na rin sa wakas pero medyo nangangapa pa ako dyan kasi first time kong gumawa ng takoyaki. So, yan. At least nakabuo na ako ng bilog. That talaga yung first ko. Sobrang tagal. Sobrang ilang oras ko yata yung ginawa. Pero ngayon, at least nakagawa na ng bilog at medyo perfect kahit papano. So, yan. Gumawa ako ng aking homemade sauce. Naglagay ako ng sauce na yan. Tapos, mayonnaise sauce, then bonito flakes, tapos yung, ano ba yung isa? Yung kulay green? Kalimutan ko. Basta yan na yun. O, diba? Sarap! Nabusog ako. Nabusog kami lahat.